Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Weekend na naman. At syempre, medyo may nakalimutan tayo. So eto na. Suot muna natin. Sandali ah. Kumusta po kayong lahat? Kayo po ba'y nasa maayos na kalagayan? Kayo po ba'y nag-enjoy sa inyong weekend? O kayo pa ba'y nag-aantay pa rin hanggang ngayon? Oo, huwag kayong ano dyan. Di pag-ibig iniimtay namin pera, kaperahan, charot. Hello, kumusta? Ito na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa paribagong kwento natin for this day. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa ating kwento kahapon at sa mga sumunod pang mga nakaraang mga araw. Sumunod, tapos nakaraan? Ano ba yun? Wrong gramming ka naman, Mama Mia. Hindi. Yung mga nakaraan pa nating mga videos, kasi may mga nagko-comments dun sa video natin 8 months ago, 6 months ago. Naku, maraming salamat po talaga. At lagi niyo po pa rin sinusuportahan kahit yung mga nagdaan nating video. Lalong-lalo na doon sa mga bago nating subscribers. Kung hindi pa po niyo alam, naku, maraming videos na po tayong na-i-upload dito sa ating channel. More than 450 stories na po. O, diba ang dami? So, ang dami yun ang pwedeng pakinggan sa araw-araw sa tuwing kayo nababagot, naghahanap ng inspirasyon, naghahanap ng libangan. O, pwedeng-pwede po yan. So, go na. Push nyo na yan. O, diba? Hi kay LB Lapot. Belated happy birthday nga pala. Nagtampo tuloy siya dahil hindi natin nabasa yung kanyang birthday greetings noong August 21. Belated happy birthday noong Wednesday pala yung birthday mo. Hi kay Julian Ramelo. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Alda Amascual, Chazzy Chai, Beth Laraga. Maraming salamat. Hello raw sa best friend niyang si Mitzi Maglente. Shout out daw sa mga taga Molave, Zamboanga del Sur. O, tama no? ZDS. Akala niyo, hindi ko mababasa yun ha. Shaira Saisay. Hola. Hello din kay Didiva. Or Didi Valencia, Didi ba? Didi Valencia from Bicol. Hi din kay Liza Nana Diego. Salamat naman sa iyong pakikinig sa kwento natin nung Wednesday. Thank you so much po. Hi din sa mga nakikinig sa atin all the way from Kuwait and Saudi Arabia and Hong Kong. Maraming salamat. Kabangunay Kisha, thank you so much sa iyong pakikinig. Mayan Cabigas, Gloria Habilionar, Puriza Carlos, thank you so much. Margie Luhong, sabi niya updated na raw si Whitey sa kanya. Ina-update na siya. Sana all ina-update. Diba? Yung iba dyan nagagalit pa pag nagpapa-update tayo. Charot. Hello kay Joey 24 de Lima. Maraming salamat. Hi daw kay Ate May Mascarinias and Jamaica Castro. Pasabi Marie Barzaga po ang nagpapabati. Hi Marie! Hi kay Cine Girl, maraming salamat sa pakikinig. Ray Babiera, thank you so much. At sa lahat po ng nakikinig sa atin na araw-araw, hindi po nagsasawang suportahan ang ating channel. Maricris Dacuma, maraming salamat. Perlita Vergara, hi kay Janlen. Hello sa Janlen Company sa 13 Martires City. Oo, Martires, Cavite City. Ito siguro, no? Hello po, Diana Alcaraz. Hello po, Diana Alcaraz. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naku, huwag na nating patagalin ang kwento natin. At eto na. Kayo po ba may mga tanong na kailanman ay hindi na nasasagot? Ano po ba yung kadalasan nating tanong na hindi po nasasagot? Ako, maraming pa po yan. Marami tayong tanong sa buhay na yung iba nga, ay nako, mamamatay na lang tayo, hindi pa nasasagot. Charot. Kung ano pa, sa Bisaya pa, Simba ko. Naku, wag na nating patagalin. Ano ba? Ba't ang ano ko ngayon? Ba't ang bulol? Eto na ang paborito niyong kwento, ang Dear Mama Mia. Bakit? Isang salita, isang tanong na kadalasan ay hindi naman nasasagot. Bakit? Isang tanong lang pero pwedeng marami ang ibig sabihin. Bakit ka nagbago? Bakit biglang nawala? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero ako, Mama Mia, isa lang talaga ang tanong ko sa kanya. Bakit mo
ginawa iyon. Dear Mama Mia, just call me Lou. Isa po akong babae. 5'6 mo ang height ko and meron na rin po akong trabaho. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho po ako sa isang government agency na siyang namamahala sa mga buildings and mga highways. Oo, alam kong karamihan sa inyo ay may idea na kung anong sangay ng gobyerno ang pinagtatrabahuan ko. Ayoko lang talagang sabihin ng straight to the point na sa inyo na lang yon na mag-research kung hindi niyo alam. Mama Mia, I'm from somewhere sa Mindanao. Ang syudad na pinanggalingan ko po ay isa po sa mga pinaka-progresibong syudad ng ating bansa. Marami po ang nagsasabi sa akin mula nung ako pa lamang ay kolehiyo na kamukha ko raw ang anak ng Yumaong the King. Si Lovi po. Natatawa po ako kapag tinatawag po ako ng mga kaibigan ko na Lovi po ng Mindanao. My God, kung ako po ang titingin ng sarili ko sa salamin, ang layo-layo ko naman kay Lovi po. Parang talampakan lang ata niya ang pagmumukha ko. Feeling ngerang froggy kasi ako paminsan-minsan. Pero hindi ko naman po ipagkakailang kinikilig ako sa tuwing may nagsasabi sa akin ng ganon. Oo na, morena beauty ako. Meron isa po ang pagkakapareho namin ni Lovi po, ang pagiging matangkad at syempre ang pagiging balingkinitan ng katawan. Na karamihan sa mga Pinoy, kapag balingkinitan, sexy kung kanilang tatawagin, lalo na kapag nakadamit na ng maganda. Ganito kasi yun, Mama Mia. Dati po, ang kagandahan at ang panlabas ko pong anyo ang ginagamit ko para makapag-racket. Hindi naman sa binibenta ko ang katawan ko, hindi ganun yun, Mama Mia. Pero ang katawan ko po at ang aking mukha ang dahilan kung bakit kahit estudyante pa lamang ako noon ay kumikita na ako ng pera. At hanggang sa nung hindi pa ako nakapagtrabaho, ayun po ang ginagamit ko para naman kahit papaano ay may laman ang aking bulsa. Kahit papaano hindi na ako humihingi kay Mama. Kasama po ako noon ng ate ko sa tuwing meron kaming mga gig. Rakitera kasi kaming dalawa noon. Racket queen nga ang tawag ko sa ate ko, samantalang ako ay racket princess naman. Yung ate ko syempre maganda din kasi magkapatid nga kami. Nagpe-freelance model po ako noon. Tapos nagpo-promote ng mga alak at saka yosi sa mga bar. Trabaho lang po ito, walang personalan. Yung iba po kung makatingin sa amin ang akala ay mga pokpok kami. Mga bayarang babae. Hindi naman ganoon. Siguro merong ganoon. May mga ganong klaseng babae na kapag nakapasok sa industriya namin ay binibenta na rin talaga ang sarili nilang katawan. Lalo na sa mga malalaking tao. Yung mga may posisyon ba sa kumpanya ng mga alak o sigarilyo na kanilang imino-model. Pero hindi po ako ganoon, Mama Mia. Ang ate ko ay may gig po siyang kumakanta-kanta sa isang bar. Sikat po ang ate ko sa lugar namin. Maganda din po ang boses niya. Sikat din ang banda nila sa aming lugar nung mga panahon na yon. At syempre, dahil sabi ng ate ko, may boses din naman ako, ay hinikayat niya ako na sumama sa kanilang mga gig. Lalo na kapag kung minsan ay umaabsent ang isa sa kanilang mga bukalista. Hanggang sa naging regular na nga ako sa pag-gig-gig na yon, Mama Mia, nung ang kanilang bukalista ay nakaaway nilang lahat at nag-quit ito sa banda. Ewan ko, siguro hindi lang talaga mataas ang self-confidence ko. Kung titignan niyo ako sa labas, masasabi niyo talagang confident ako sa sarili ko. Pero sa loob-loob ko naman, Mama Mia, kapag sinasabi ng ate ko na maganda ako o na maganda ang boses ko, may parte ng sarili kong hindi naniniwala.
Naiisip ko kasi noon, mas maganda pa rin si ate. Mas sexy pa rin si ate. Huwag ka ngang ganyan, Lu. Maganda ka, no? Tapos maganda ang boses mo. Kaya nga, siguro mula nung sumali ka sa amin, eh, mas dumarami ang customer nung bar, eh. Kasi gusto kang makita. Alam kong binobola-bola ako ng ate ko, pero aaminin kong maganda din naman sa pakiramdam na binobola ka paminsan-minsan. Hanggang sa fast forward tayo, Mama Mia, dumating ang isang Valentine's Day. Exactly Valentine's Day po yun nung tinawag ako ng ate ko. Kailangan daw nila ng isa pang bukalista. Kailangan daw na sumama ako sa gig nila. Sakto naman na wala akong gig noon sa pagiging promo girl o model, kaya sumama ako sa ate ko. May gig kami with our co-singers. And because special day po yun, dahil nga Valentine's Day, ay maraming tao talaga ang nandoon sa lugar kung saan kami nagigig. Halos wala po kaming pahinga noon. Kapag kumakanta yung isa, kinukuha namin yun na pagkakataon para uminom ng tubig, mag-CR at kung ano-ano pa, tapos balik na agad. Parang buong araw talaga kaming nag-gig noon, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na lang namamalayan na meron na palang mga grupo ng kalalakihan na pumasok sa loob ng bar kung saan kami kumakanta. Hindi ko po alam noon, Mama Mia, na mga sundalo pala sila. Hindi kasi sila naka-uniform nung mga panahon na yun. Well, sino naman ang mag-uniform kung hindi oras ng trabaho o duty, hindi ba? Sa pagkakaalam ko kasi, bawal yun eh. Ang una ko lang napansin sa kanila ay maganda ang kanilang mga katawan. Natural, sundalo. Pero nung mga panahon na yun, hindi ko pa alam na sundalo sila. Nagpunta sila sa bar na yun para mag-unwind at syempre para makinig na rin ng mga banda at manood na rin sa aming mga performances. Hindi ko na po yun pinansin at hindi ko na po yun inisip matapos ang naging performance namin. Pero after nung ilang days, Mama Mia, ay nagulat na lamang ako nung may isang lalaking nag-chat sa akin. Hello, kilala mo ba ako? Ako nga pala si James, isa dun sa mga lalaking nanood sa gig ninyo. Siguro hindi mo kami namamalayan pero isa ako doon sa mga parang grupo ng mga lalaki, mga 10 kami noon. Sabi niya. Really? Sorry ah, pero hindi ko kasi kayo namalayan at hindi ko na kayo matandaan. Siguro sa dami ng tao nung araw na yun ay hindi ko na rin maalala ang grupo ninyo. Though naaalala ko ang grupo nila, Mama Mia, ay hindi ko naman naaalala kung sino doon yung James. Tapos sabi niya, yun bang parehas yung mga buhok? Yun bang parehas yung cut ng hair na puro short? Grabe yung explanation niya, Mama Mia, para lang maalala ko kung sino sila dun sa mga grupo ng kalalakihan. Okay, sabi ko naman na dinidismiss na ang topic. Alam mo, ilang araw na rin kitang hinahanap dito sa Facebook eh. Sa wakas, nakita na rin kita. Alam mo bang idol kita? Nung pumasok pa lang kami dun sa bar na yun, at nung makita ko pa lang ang pagmumukha mo, tapos kumakanta ka, parang idinuduyan ako sa alapaap. Parang gustong-gusto kitang pakinggan at gustong-gusto kitang titigan habang kumakanta ka sa harapan ko. Sabi ko noon. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinilig. Hindi naman po first time na makatanggap ako ng ganong klase ng compliment, Mama Mia. Maraming beses na rin naman akong sinabihang maganda, sinabihang sexy. Pero bakit dito sa estrangherong lalaking ito ay kinikilig ako? Alam mo, napaka-bulero mo. Huwag mo nga akong bula-bulahin. Akala mo ba madali akong madala sa mga pabola-bola mong ganyan? Sabi ko, pero ang totoo ay kilig na kilig naman ako sa loob.
Pwede bang makipagkita ako sa'yo? Gustong-gusto talaga kitang mas makilala pa eh. Ah, hindi ako pwede. Hindi ako libre. Sige na, please. Gusto lang talaga kitang makadaupang palad. Yun bang makilala kita ng formal? Naging makulit siya at ako naman ay lalong nagpakipot. Hanggang sa sinabihan ko siya Mama Mia na pumunta na lang doon sa bar kapag sumapit na ang Sabado dahil may gig ulit kami doon. Magja-jam kami ulit doon. Jam na lang din tayo, sabi ko. Chat you later ha. Busy pa kasi ako at masyado akong maraming ginagawa. Bye! Siya naman Mama Mia ay pumayag. Talaga? Papansinin mo ako dun ha? Sige, pupunta ako. Sige, ingat ka rin. Bye-bye. Mama Mia, that was Thursday nung mga panahon na yon. So, ibig sabihin, may isang araw pa bago mag-Sabado. Pero lumipas na lang ang Friday ay hindi na kami nakapag-chat muli. Inisip ko noon, Mama Mia, na baka nga pagpapakilig lamang yung sa kanya. Baka nga siguro tinitesting niya lang ako kung kakagat ba akong makipagkita sa kanya. Ano siya, hello? Anong tingin niya sa akin, easy girl? Excuse me, kahit ganito ang trabaho ko, kahit ang tingin sa amin ng iba ay kaladkarin, hindi naman ako ganon. Sabi ko pa sa isip ko. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nadismaya lang talaga ako na sumapit ang Friday na wala siyang text message o chat man lang sa akin. Hindi ko na in-expect noon na pupunta siya at magpapakita sa gig namin pagkasabado. Kaya lang, noong Saturday night na Mama Mia at kamu, kararating ko pa lang noon ay may nagsabi na sa akin na may naghanap daw sa akin kanina. Hindi ko naman inisip na siya yun. Agad-agad akong nag-prepare para naman sa jamming session ko. Pagkatapos noon ay sumalang na ako sa stage. Noong ako na ang kumakanta Mama Mia, ay siya namang pagdating niya. Oo, alam kong siya yun dahil noong pumasok siya at napabaling ang tingin ko sa kanya ay bigla siyang kumaway at itinaas ang kanyang isang kamay. Alam mo ba Mama Mia, yun bang sinasabi nilang parang tumigil bigla ang mundo mo? Yun bang sinasabi nila na parang nag-slow-mo lahat sa paligid mo? Yun po ang naramdaman ko noon. Parang bigla na lang akong natulala, Mama Mia. Dahil lang totoo, nung kinawayan niya ako, kahit na medyo may pagkamadilim doon sa loob ng bar na yun, ay hindi pa rin yun naikukubli ang kanyang naaangking kagwapuhan. Yes. Gwapong-gwapo ako sa kanya nung mga panahon na yon. Para sa akin kasi Mama Mia, gwapo yung lalaki kapag simple lang siya kung manamit. Like naka-shorts lang siya, tapos naka-t-shirt, tapos naka-cap. Hindi yung lalaki na punong-puno ng mga burluloy ang katawan. Hindi yung mga lalaki na kung ano-ano na lang ang sinusuot na parabang mga hip-hop na hindi mo malaman. Para sa akin, mas maganda pa rin yung simple. Tapos sa suot niyang t-shirt at saka shorts, Mama Mia, ay lumitaw po ang malaki niyang dibdib. Isang bagay na gustong-gusto ko rin sa lalaki. Pakiramdam ko kasi ay safe na safe ako kapag malaki ang dibdib ng boyfriend ko. Ganon, Mama Mia. Hindi po yun pagbibiro at hindi po yun pambobola lamang. Basta, gwapong-gwapo ako sa kanya noon. Habang kumakanta ko, ay siya lang ang tinitignan ko. Parang dinededicate ko sa kanya lahat ng kantang kinanta ko nung gabing yun. And after that, nung matapos na ang aking mga kanta, Mama Mia, ay bumaba na ako sa stage. Tapos nilapitan ko na siya dahil ang table na kinuha niya ay malapit na malapit sa stage. In-entertain ko siya syempre. Hindi naman ako snob na uri ng babae at sa klase ng racket at trabaho na meron ako, hindi po ako sanay mang snob ng tao. Dapat lahat ng gustong magpa-entertain ay e-entertainin ko. At yun, nagkausap kaming dalawa, Mama Mia. Nagsimula kami sa mga biro-biro na mga pag-uusap hanggang sa
pumunta na kami sa mga seryosong topic. Ang dami-dami naming napag-usapan. Marami din kasi ang tumugtog na banda nung gabing yon at syempre marami din ang mga kumakantang mga bukalista. Pero niwala na nga akong natandaan ni isa sa mga kinanta nila. Pati kanta ng ate ko ay hindi ko na natandaan. Kasi amazed na ako doon habang nakikipagkwentuhan ako kay James. Mama Mia, nung sinabi niya sa akin yung about sa kanyang sariling buhay, ay talaga namang namangha ako. Kung ano yung mga pinagdaanan niya bago siya nakapasok sa trabaho niya. And yes, Army nga siya, Mama Mia. Isang sundalo. Man in uniform. Kahit kailan naman ay hindi ko pinangarap na magkaroon ng lalaki o boyfriend na isang army. Kaya lang iba pala talaga ang dating nila, lalo na kapag sa malapitan at lalo na kapag gwapo naman talaga. Hanggang sa habang nag-uusap kami, Mama Mia, feeling ko ay ang tagal-tagal na naming magkakilala. Wala kaming ilangan sa isa't isa. Kung makatawa kami sa joke ng bawat isa, akalain mo na para kaming mag-best friend tapos naghahampasan pa kunwari. Chika-chika. Tapos Mama Mia, biru-biruan. Parang ang bilis lang naming naging magka-vibes. Parang ang bilis lang nag-click nung mga personality naming dalawa. Hanggang sa pagkatapos noon ay nag-exchange numbers na nga kami. Hindi lang kami sa social media friends, kundi pati sa text na rin at sa tawagan. Lagi niya akong tinatawagan at lagi niya akong tinitext. Ako naman, nagre-response agad-agad. Siyempre, ayoko naman na madismaya siya. Ayoko naman na isipin niyang snob ako. Sabi pa naman niya sa akin nung nag-usap kami ay mas gusto niya sa babae yung friendly. Mas gusto niya sa babae yung hindi talaga nagpapakipot. Kaya naman, sinimplihan ko lamang. Tinanggal ko ng konti-konti yung pagpapakipot ko para naman huwag niyang sabihin na ginagawa ko lang yon para magustuhan niya ako. Hanggang sa everyday na nga kaming magkaka-video call at makakapag-video chat, Mama Mia. May mga pagkakataon din na lumalabas kaming dalawa tuwing umaga ng kami lang. Nililibot namin ang lugar namin. Sabi niya bago pa lang daw siya doon sa aming lugar. Sabi niya kaka-assign pa lang daw niya doon at marami pa siyang hindi alam. Ako din naman kahit na medyo exposed ako sa labas ay hindi naman po ako palagala doon sa magagandang tanawin sa amin. Kaya sabay naming in-explore yun. Ang dami-dami kasing magagandang tanawin sa amin, Mama Mia. Hindi man sa mismong syudad namin pero yung sa mga kalapit namin na mga probinsya. Tapos kapag ayaw naming lumabas o kapag hindi namin gustong magliwaliw, ang ginagawa namin ay nagigitara siya habang ako ay kumakanta. Jam-jam na para bang magkaibigan na magkaibigan at close na close kami sa isa't isa. Ang bilis lang naming naging magka-close, Mama Mia. F-sing F-C kami sa isa't isa. Noong malapit ng mag 1 month yung friendship namin, ay doon na siya unti-unting nagparamdam sa akin. Well, alam ko naman talaga na may gusto siya sa akin. Ano naman ang motibo ng isang lalaki, Mama Mia, kapag nakikipaglapit siya sa babae? Yun naman talaga ay may gusto siya, hindi ba? Wala pang 1 month mula nung magkakilala kami, ay sinabihan na niya ako na gusto niya ako. Na kung pwede, ay liligawan niya ako. Talaga? Bakit mo naman ako liligawan? Bakit naman hindi? Sabi ko nga sa'yo, ba? Diba? Unang kita ako pa lamang sa'yo, gustong-gusto na kita, Lou. Parang hindi na ako makatulog na hindi ka nakakausap at hindi ka nakakasama. Talaga? That night, Mama Mia, dahil ayokong maniwala dahil nagpapakipot ang lola niyo, ay nanligaw po siya sa akin sa harap ng napakaraming tao. Sa harap ng mga kabanda ko at sa harap mismo ng ate ko. Mama Mia, hiningi pa niya ang permiso ng ate ko para ligawan niya ako nung gabing yon. Sabi niya, wala raw akong dapat na ikahiya. Kasi
pinapatayo ko siya nung lumuhod siya sa harapan ko at inaalok ako para maging girlfriend niya. Oo, Mama Mia. Proposal pa lang yun para maging girlfriend pero pakiramdam ko ay proposal na yun para magpakasal ako sa kanya. Kaya hiyang-hiya talaga ako. Lalo pa nung nagsigawan sa kilig ang mga tao sa paligid. Ano ka ba? Tumayo ka nga dyan. Nakakahiya. Wala kang dapat ikahiya. Wala kang dapat ikahiya, Lu. Hindi dapat ikinakahiya ang babaeng katulad mo. At hindi rin dapat ikinakahiya ang nararamdaman ko para sa'yo. Mama Mia, kahit halos matunaw na ako noon sa sobrang hiyang nararamdaman ko, ay natutunaw naman po ang puso ko sa sobrang kilig na pinaparamdam sa akin ni James nung mga panahon na yon. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin? Lalo na sa klase ng kanyang panliligaw sa akin. Bukod sa mga bulaklak at chocolates, ay parang ipinagsisigawan pa niya sa buong mundo na mahal niya ako. Nahanda siyang gawin ang lahat, makuha lang ang matamis kong oo. Basta, Mama Mia. Kapag naiisip ko ngayon kung paano niya ako niligawan, ay hindi ko pa rin talaga mapigilang kiligin. At mula nga noon, kahit na hindi ko pa siya sinasagot, ay may mga tao nang ipinagpa-partner-partner kami sa isa't isa. May mga tao nang parang gustong-gusto nila kami at sabi nila bagay na bagay raw kaming dalawa ni James. At ako naman, Mama Mia, nung pati ang ate ko ay sinabi niyang bagay raw kami ni James at wala raw siyang nakikitang masama kung sasagutin ko man ito, ay napagdesisyonan kong ibigay na kay James ang matamis kong oo. Ano pa bang hihintayin ko, Pasko? Ano pa bang dapat niyang patunayan e pinagsigawan na nga niya sa buong mundo at sa lahat ng taong nandoon na mahal niya ako? Kaya yes na agad. Oo na agad, wala pang dalawang linggo mula nung manligaw siya sa akin. Baka akalain niya pabebe ako. Diba sabi nga niya, ayaw niya sa masyadong pakipot. Mama Mia, natakot pa ako noon nung sabihin ng ate ko na baka raw maagaw pa ng iba sa akin si James. Sige ka, gwapo pa naman yung boyfriend mo. Yung iba nating mga kasabayang kumakanta dun sa bar, kinikilig din sa kanya. Paano kung sila mismo ang gumawa ng paraan para maagaw si James sa'yo? Alam mo naman, di ba? May mga babae talagang mga agaw. May mga babae talagang ginagawa ang lahat para mapasa kanila ang isang lalaki kahit na may nagmamay-ari na nito. Doon ako natakot, Mama Mia. Kaya agad kong sinagot si James. Inisip ko rin noon, kahit na hindi ko pa siya masyadong kilala, ay pwede naman kaming magkakakilanlan sa isa't isa habang nagkakaroon kami ng relasyon. Siguro naman, Mama Mia, mas lalo siyang magiging kampanteng ipakita sa akin kung ano talaga ang tunay niyang pagkatao kapag may opisyal na kaming relasyong dalawa. Hindi tulad kapag naliligaw pa ang lalaki, syempre. Ang pinapakita niya sa iyo, yun pang mga magaganda niyang katangian. Syempre, hindi pa niya inilalabas ang kanyang angking sungay, pangil at buntot. Pero kapag kayo ng dalawa, unti-unti ay magiging kampante na ito. Ito ang ginawa kong rason noon sa sarili ko, kaya sinagot ko agad ang panliligaw ni James sa akin. At nung naging kami na ngang dalawa ni James, Mama Mia, ay nasabi ko talaga sa sarili ko na ang sarap-sarap palang magkaroon ng ganitong klaseng boyfriend. Sure, meron naman akong naging boyfriends noon pero iba ang relasyon naming dalawa ni James. Yun bang walang pasakit? Yun bang walang OA-OA na pagsiselos? Yun bang parang chill lang? Yun bang parang match made in heaven? Napaka-peaceful ng relasyon naming dalawa, Mama Mia. Walang selosan, walang tampuhan na kahit hindi mo maintindihan. Parang kaming dalawa ay nagkakaintindihan talaga. Parang itinadhana talaga kami sa isa't isa. Gala dito, gala doon. Kain dito, kain doon. Travel dito, travel doon. Ganon ang relasyon naming dalawa. Tapos, Mama Mia, ang gustong gusto ko pa sa kanya ay lagi siyang nakikipag-bonding sa pamilya ko.
Hindi lang ako ang minahal niya, hindi lang ako ang inaalagaan niya, kundi maging ang buo kong pamilya. Sina mama at papa, yung mga kapatid ko. Napaka-sweet niya. Tuwing weekends, lalo na kapag wala siyang pasok, ay pumupunta siya sa bahay. Ipinagda-drive niya kami kahit saang lugar na gusto namin. Meron naman kaming sasakyan, Mama Mia, pero ang papa ko talaga ay ayaw na ayaw yung magda-drive siya ng malayo. Kaya naman, siya ang nagiging driver namin. Siyempre, ako yung nasa front seat. Pakiramdam ko talaga noon ay isa kaming buo at masayang-masayang pamilya. Napaka-sweet niya, napaka-thoughtful. Kahit birthday ng mga kapatid ko, unang mga magulang ko, lagi talaga siyang may pasurpresang regalo. Picture dito, picture doon. Post dito, post doon. Ako po ay mahilig talagang mag-post ng mga pictures naming dalawa sa Facebook. Mahilig po akong ipangalandakan ang boyfriend ko sa social media. Siyempre nakatag siya doon at siyempre Mama Mia, siya din naman ay nire-repost ang mga pictures na pinopost ko. Talagang masayang masaya kami. At kapag nagpo-post ako ng picture sa Facebook ay may pa-caption-caption pa talaga ako ng mga sweet quotes about love. Nire-research ko pa talaga yon sa Google, Mama Mia. Tapos yung iba, kino-compose ko. Para bang isang stanza ng isang kanta. Ewan ko, hindi naman po ako mahilig mag-compose ng mga kanta noon. Pero mula nung dumating si James sa buhay ko, parang naging romantic ako. Parang naging OA ako pagdating sa pag-ibig. As in, Mama Mia, nage-effort kaming dalawa para sa aming pag-iibigan, para sa aming relasyon. Kaya naman, masasabi ko talagang swerte ako sa kanya. At lagi naman niyang sinasabi sa akin na swerte din daw siya sa akin dahil siya ang napili ko. Alam ko naman, love, na marami talaga ang gustong manligaw sa'yo. Bukti na lang talaga at nabakuran ko agad eh. Lagi niyang biro sa tuwing magkayakap kaming dalawa kapag nasa ibabaw na kami ng kama. Oo, Mama Mia. Ibinigay ko na rin ang pagkababae ko sa kanya. Tiwalang-tiwala ako sa kanya dahil wala naman po siyang ipinakitang masama sa akin. Wala talaga akong masabing masamang bagay tungkol sa kanya. Oo, alam ko, sabi ng iba wala talagang perpektong tao pero para sa akin, napaka-perpekto niya. Napaka-perpekto ni James. Kung hindi man siya perpekto, siguro siya na ang taong pinakamalapit sa perpekto. At perfect na perfect din kami para sa isa't isa. Kaya naman, Mama Mia, hindi na talaga ako nag-atubiling ibigay sa kanya ang pagkababae ko. Tuwing hinahalikan niya ako, tuwing pinapalalim niya ang halik namin ay hindi na ako nagre-reklamo. Hanggang sa iyo na nga, nakapag-check-in na nga kaming dalawa at tuluyan ko nang naisuko ang pagkababae ko. Wala din naman akong pagsisisi. Dahil tuwing nagkakausap kaming dalawa, Mama Mia, ay lagi naman niyang binabanggit sa akin ang tungkol sa pagkakaroon namin ng pamilya balang araw. Tungkol sa mga plano namin, tungkol sa iniisip naming pagpapakasal dalawa. Kaya naman, masasabi talaga ng lahat ng mga nakakakita sa amin ay perfect na perfect ang aming relationship. Na siguro kahit anumang iba to sa amin ay kayang-kaya naming lagpasan. Na kahit anumang sabihin sa amin ng iba, na kahit anumang bagay ay pwede naming harapin basta't kami ay magkasama. Pero lahat pala ng yun, Mama Mia. Lahat pala ng akala ko ay puro mali. Puro maling akala. Akala ko lang pala na almost perfect na si James. Akala ko lang pala na perfect siya para sa akin. Akala ko lang pala na siya ang itinadhana para makasama ko habang buhay. At akala ko lang pala ang sinasabi niyang pagmamahal. Mama Mia, kahit na masayang masaya ang relasyon naming dalawa, ay dumating pa rin sa punto. Nung lumipas na ang ilang buwan at tumagal na ang aming relasyon, ay unti-unti na kaming nagiging seryoso sa isa't isa.
ako, Mama Mia, ay seryoso na rin ako sa kanya. Sino pa bang hindi seryoso kung binigay mo na ang pagkababae mo, diba? Tulad nga ng sabi ko sa iyo, Mama Mia, hindi naman po dahil sa promo girl ako o dahil sa pa-model-model ako ay pariwara na akong babae. Kahit naman noon na meron akong mga boyfriends ay pinipili ko naman ang mga lalaking pinagbibigyan ko ng aking katawan at kaluluwa. Yun lang mga lalaking pinagkatiwalaan ko. Pero isa si James sa mga lalaking 100% talaga ang tiwalang binigay ko. Sin, wala akong tinira. Lagi niyang sinasabi sa akin na swerte daw siya dahil hindi ako selosa. Alam mo, mahal, love, napakaswerte ko. Kalimitan kasi ng mga babaeng may partner, boyfriend o asawa na sundalo, kalimitan sa kanila ay mga selosa, bungangera. Pero ikaw, kahit kailan, hindi ko naramdamang pinagselosan mo ko. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na pinagdudahan mo ko. Alam mo kasi, love, wala ka rin naman talagang pinakitang masama sa akin. Wala ka rin pinakitang rason para pagdudahan kita. So bakit ako magdududa? Hindi naman ako baliw, ano, para mag-overthink at mag-isip ng kung ano-ano. Lagi ko namang sinasabi sa iyo, 'di ba? Hangga't wala kang pinapakitang masama, hangga't minamahal mo ko, hangga't pinapakita mong lagi kang andyan, hinding-hindi kita pagdududahan. Mahal na mahal na mahal kita, James. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, ang totoo niyan ay mas lalo pang naging seryoso ang relasyon namin matapos ang pag-uusap na yon. Tapos, sinorpresa pa niya ako. Isang sorpresa na hindi ko akalain na makukuha ko kahit wala pang isang taon ang relationship naming dalawa. Isang napakagandang engagement ring. Hindi yun tulad ng mga artista na ang lalaki ng mga bato, syempre, Mama Mia, naiintindihan ko naman. Pero alam kong siguro 90% ng kababaihan, kung hindi man 90% ay 100%, ay talagang hinihingi o dinadasal ang engagement na yun mula sa kanilang mga partners. Dahil ang tagal-tagal na nila. Yung iba umaabot na ng 10 years, 15 years, pero hindi pa nagpo-propose. Sa amin naman kahit wala pa kaming 1 year, ay nag-propose na agad sa akin si James. Wala na talaga akong mahahanap pang katulad niya. Wala na rin akong mahihiling pa, Mama Mia, dahil ibinigay na sa akin ng Diyos ang isa sa pinakamagandang regalo niya sa akin. Ang lalaking iti-cherish ako. Ang lalaking seseryoso sa akin. Ang lalaking mamahalin ako ng buong buo. Hanggang sa, Mama Mia, binigyan pa rin talaga ako ng Diyos ng isa pang panibagong regalo. Nakahanap na ako sa wakas ng trabaho. Nakapasok na ako ng isang stable job na merong stable income. Yun ang kasalukuyan ko pong trabaho ngayon, Mama Mia. Kaya naman, tinigilan ko na rin noon ang pagpasok sa mga racket-racket kasi stable na rin naman ang trabaho ko. At isa pa, Mama Mia, ayoko rin na mabigyan ng rason si James para pagselosan ako. Ayokong bigyan siya ng rason para isipin niya na hindi niya ako mapagkakatiwalaan. Kaya ayun, sinabi ko na lang sa sarili ko na talagang gagawin ko ang lahat kahit na ang pagtigil ko sa mga racket ko para sa kanya. Mama Mia, tinigil ko rin ang pakikipagbarkada ko. Sa kanya ko na po ibinuhos lahat ng atensyon ko. Sa kanya na ako nagpo-focus. Wala nang gala-gala kasama ang mga kaibigan. Kung gumala man ako, lagi nang kabuntot noon si James. Lagi ko nang siyang kasama kahit saang lupa-lupa ako mapunta. Kahit saang lugar man ako magliwaliw, dapat kasama ko na siya. Hindi na ako umaalis at hindi na ako nag-e-enjoy na gumala nang wala siya sa tabi ko. In short, Mama Mia, I dedicated my life sa relasyon naming dalawa.
In short, para na kaming mag-asawa. Well, doon naman talaga ang punta namin. Nag-propose na nga siya, hindi ba? Ang dami-dami na rin naming plano sa buhay. Ang dami-dami na naming plano para sa future. Kasal, kung saan kami titira, kung saan kami bibili ng bahay, kung kailan ang possible time na magkakaroon kami ng kotse, at kung kailan kami magkakaroon ng sarili naming mga supling, sarili naming mga anak. Mama Mia, hatid sundo rin niya ako sa trabaho. Kasi napakalapit lang din naman ng kanilang barracks doon sa pinagtatrabahuan ko. One way lang po yun. At on the way palagi, kaya naman, lagi niya akong hatid sundo. Hindi ko naman iniisip yun noon na pambabakod niya sa akin yun. Ang iniisip ko noon, Mama Mia, ay sinisigurado niyang ligtas ako. Sinisigurado niyang ligtas ang mahal niya dahil lagi niyang sinasabi sa akin, mag-ingat ka palagi at pakakasalan pa kita. Sino bang hindi kikiligin na babae kapag narinig niya ang mga salitang yun mula sa lalaking kanyang minamahal? Mama Mia, lagi din naming kasama ang pamilya ko. Kapag nag-uusap kami, ay future family namin ang pinag-uusapan namin, pati na rin ang aking pamilya. Hanggang sa nagtanong na ako sa kanya, Mama Mia, about sa kanyang sariling family, kung saan siya nanggaling. May kinikwento din naman siya sa akin tungkol sa nanay niya, tungkol sa tatay niya, at tungkol sa mga kapatid niya. Pero ewan ko ba kung ako lang yun. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang napakadamot niya sa mga detalye. Parang ang liit-liit lang ng mga bagay na kinukwento niya sa akin. Kahit na kinukwento naman niya sa akin ang tungkol sa kaniyang pamilya, parang pakiramdam ko ay may kulang. Parang hindi masyadong detalyado. Hindi katulad ko kung magkwento ay detailed na detailed. Well, inisip ko na rin naman, Mama Mia, na siguro magkaiba kasi kaming tao. Siguro ako ay palakwento. Siguro ako ay gustong-gusto na kinukwento ang lahat tungkol sa buhay ko. Samantalang siya, siguro hindi ganon. May pagka-introvert din kasi siya, Mama Mia. At dahil nga, itong bibig ko ay wala namang tigil sa kakadada, minsan-minsan ay kahit na nawawala na kami sa topic na pinag-umpisahan namin tungkol sa kanyang pamilya ay ayos lang. Binibiro ko na lamang siya. Lagi akong nagtatanong, Mama Mia. Yung life story ko po sa kanya ay parang isang open book. Lahat sinabi ko na tungkol sa ex ko, tungkol sa mga una kong minahal, tungkol sa mga lalaking una kong pinagkatiwalaan, tungkol sa mga pangarap ko. Pati nga, yung kaliit-liit ang nunal ko sa katawan ko ay alam niya, nakita na niya. Wala na akong itinago kay James. Ipinagkatiwala ko na sa kanya ang buong buhay ko, ang buong pagkatao ko, Mama Mia. Pero yung sa kanya, pakiramdam ko ay piling-piling detalye lang ang sinasabi niya sa akin. Kung libro man po ang kaniyang buhay, pakiramdam ko ay may mga pages na missing. Pakiramdam ko ay may mga hindi ko pa nababasang mga page dahil wala na ito at kusa niya itong itinanggal at ayaw niyang ipabasa sa akin. Doon na nga ako nag-umpisang magkaroon ng pagdududa. Nung una ay winawaglit ko, Mama Mia. Nung una, hindi ko po pinapansin at lagi ko pong sinasaway ang sarili ko. Mahal na mahal ka niya. Binigyan ka na nga niya ng engagement ring tapos pagdududahan mo pa. Pero iba talaga kapag kinukutuban ng mga babae, ano? Parang hindi tayo mapakali hanggat hindi natin malalaman ang totoo. Hanggat hindi natin nahahalungkat ang kahuli-hulihang hibla ng sikretong pilit nating inaalam. Mama Mia, pakiramdam ko kasi noon ay napaka-misteryoso niya. Oo, nagkukwento siya, pero pakiramdam ko talaga ay may likuran pa ang kwentong yon. May hindi pa ako alam. May hindi pa ako nabubuklat na mga pahina ng kanyang libro. Nasabi ko sa sarili ko, Mama Mia, sana Lord, hindi lang totoo itong mga kabang nararamdaman ko. Sana Lord, hindi lang totoo itong mga masasama kong panaginip. Oo, Mama Mia. Siguro dahil subconsciously,
Meron akong nararamdamang kakaiba. Meron akong kabang itinatago. Kahit napilit akong nagpapakasaya sa labas, sa tuwing nananaginip ako at natutulog ay palagi naman itong dumadalaw sa aking panaginip. Napanaginipan ko pong niloko niya ako. Napanaginipan ko pong umiiyak ako habang siya naman ay nakatalikod sa akin at lumalakad palayo. Kung ano-ano na ang mga panaginip ko noon, Mama Mia. Hanggang sa pumasok sa isip ko. Sana hindi ako matulad ng iba na nagmahal ng isang sundalo tapos niloko lang. Mama Mia, dinadaan ko sa biro ang lahat dahil hindi ko naman alam kung paano siya tatanungin. Paano kung isipin niyang nagiging paranoid na ako? Sabi pa naman niya sa akin ay isa sa mga gusto niya sa akin noon ay masyado akong confident sa sarili ko. Masyado akong confident na hindi niya ako lolokohin, tapos ngayon bigla-bigla akong magtatanong ng mga bagay na dapat ay nung una ko pa pala talaga tinanong. Kaya dinadaan ko na lang sa biro ang lahat. Love, grabe no? Hindi ka talaga nag-asawa sa edad mong yan? Halos lumagpas ka na sa kalendaryo eh. Sabi ko, sabay tawa para isipin niyang nagbibiro lamang ako. Pero siya, Mama Mia, ay ngumingiti lang. Tapos lagi niyang sinasabi sa akin, bakit daw niya mamadaliin ang pagpapakasal kung hindi naman daw niya sigurado noon ang mga babaeng dumaan sa buhay niya? Alam mo, kaya siguro hindi ako nagpakasal dun sa mga babaeng yon, kasi hindi ka pa dumating sa buhay ko. Kasi ikaw ang babaeng nakalaan na papakasalan ko. At ngayong nandito ka na para sa akin, handang-handa na akong magpakasal sa'yo. Ako naman, Mama Mia, imbis na lalong magduda ay kinikilig na naman ang tonta. Kinikilig na naman at mukhang nakakalimutan na naman ang mga itinatanim kong pagdududa sa puso't isip ko. Pagkatapos noon ay tatawa-tawa lang ako at tatawa-tawa lang din siya. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, yung ate ko mismo ang tumawag sa akin. Nangamusta? Kung ano-ano ng mga nagiging topic namin noon dahil hindi na kami masyadong nagkikita, dahil busy na rin ako sa trabaho at syempre sa relasyon naming dalawang ni James. O Lu, sure ka ba talaga na hindi may asawang tao yang si James? Tanong niya sa akin. Bakit ate? Bakit mo naman natanong yan? At nung kasi Louie, ewan ko ba? Alam mo, matagal ko nang tinatago sa iyo to ha. Ayoko lang talagang masira ang relasyon ninyo at ayoko lang isipin mo na atribida akong kapatid. Parang may nararamdaman kasi akong kakaiba dyan sa boyfriend mo. Dati ko pa tong naramdaman nung unang beses na nagpakilala siya kina Mama at Papa. Kaya lang hindi ko talaga mapinpoint kung ano yung maling nararamdaman ko sa kanya. At isa pa, ayoko namang siraan siya sa iyo eh nang wala akong ebidensya. Pero ngayon parang mas lumalakas ang kutob ko. Ngayon parang mas nagdududa ako sa kanya. Hindi naman sa pinagdududa kita, pinag-iingat lang kita, Lu. Basta, obserbahan mo lamang siya. Mama Mia, kung dati ako lang ang nagdududa ay kinakabahan na ako, mas dumoble po ang kaba ko nung sabihin yun ng ate ko sa akin. Matagal na pala niyang pinagdududahan noon ng boyfriend kong si James, kaya lang ayaw niyang manghimasok sa relasyon namin. Ayaw niyang isipin ko na nangingialam siya sa mga desisyon ko sa buhay. Mama Mia, naisip ko noon, bakit kaya sabay kami ni ate na nakaramdam ng hindi maganda? Kapag magkasama kaming dalawa ni James simula nung sabihan ako ng ate ko, ay pinahapyaw-hapyawan ko na siya sa pagsasabi tungkol sa pagkakaroon ng pamilya. Parang pinaparinggan ko siya. Gumagawa-gawa na ako ng kwento tungkol sa mga lalaking itinatago na meron pala silang asawa. Alam mo yung kaibigan ko? Yung katrabaho niya, niloko nung boyfriend. Akala niya walang asawa yung boyfriend niya pero meron pala.
Pero ang totoo, Mama Mia, gawa-gawa ko lang yun. Tapos tinitignan-tignan ko lang siya, Mama Mia, kung meron ba siyang masamang reaksyon dun sa mga sasabihin ko. Pero wala lang naman. Parang normal lang naman sa kanya, tapos nagko-comment-comment pa siya. Hanggang sa dumating ang araw na pinakatatakutan ko, Mama Mia. That day, na inihatid niya ako sa opisina. Pagdating ko sa office, syempre, ang una kong ginagawa ay nagtitimpla ng kape. Pagkatapos kong magtimpla ng kape, ay inaasikwaso ko naman ang pag-turn on ng computer ko. Diretso ako noon sa pag-open ng computer ko sa office. Tapos, dahil hindi ko pa naman noon oras ng trabaho at wala pang alas 8 ng umaga, ay nag-open muna ako ng Facebook page ko at Facebook account ko. Mama Mia, may isang hindi pamilyar na babae na nag-send sa akin ng message request. Alam mo yung message request na kapag hindi mo kakilala, instead na mapupunta sa chatbox mo, ay dediretso sa message request? Ako kasi yung tipo ng tao, Mama Mia, na halos araw-araw chinicheck yung message request na yon. Nung makita ko yung babae, Mama Mia, ay nakita kong pareho ng apelyido ni James. Natuwa naman ako noong una dahil akala ko ay kapatid yun ni James, Mama Mia. Kasi gustong-gusto ko na noon na makakilala kahit isa sa kanyang pamilya. Oo, kwento niya sa akin ang mga kapatid niya at ang mga magulang niya, pero kahit kailan ay wala naman siyang ipinakilala sa akin ng personal o kahit man lang online. Kaya naman natuwa ako at agad-agad kong binuksan ang mensaheng pinadala sa akin ng babaeng yun. Pero Mama Mia, I really wish na sana hindi ko na lang binuksan ang mensaheng yun. I really wish na sana hindi ko na lang binasa kung anong nandoon. Halos pinagsakluban ako ng langit at lupa. Gumuho ang buong mundo ko, Mama Mia, nung mabasa ko ang mensaheng nakapaloob doon. Napamura ako ng paulit-ulit sa sarili ko habang tumutulo na ang mga luha ko sa aking mga mata nang hindi ko man lang namamalayan na umiiyak na pala ako. Para akong nanghina nang hindi ko malaman. Mama Mia, sumisigaw ang isipan ko. Minumura ko ang sarili ko. Minumura ko ang lalaking nanloko sa akin. Napakasakit ng mga mensaheng nabasa ko mula doon sa babae. Mama Mia, bukod sa mga mensahe, ay may mga pictures pa siyang ipinadala sa akin. Mga pictures kung saan kasama niya ang lalaking minamahal ko. Ang lalaking pinangarap kong maghahatid sa akin sa altar at maghaharap sa akin sa Panginoon para ako ay kanyang pakasalan. Mga larawan nilang dalawa, Mama Mia, kung saan ay masayang masaya sila, kung saan ay ikinakasal sila sa loob ng simbahan. Tinawag niya ako ng kung ano-ano, other woman, mistress, kabit. Grabe ang sakit, Mama Mia. Kahit kailan ay hindi ko na-imagine ang sarili kong magiging isa akong kabit. Kahit kailan hindi ko na-imagine na may isang babaeng magme-message sa akin at tatawagin ako ng mga ganong kababang mga salitang yon. Para sa akin kasi, Mama Mia, napakababa na lang ng babaeng pumapayag na maging kabit. Minumura-mura ko pa ang sarili ko noon. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya naman, Mama Mia, kinumpronta ko na siya. Hindi na ako nag-duty nung mga panahon na yon dahil down na down po ang pakiramdam ko. Gustong-gusto kong umuwi ng bahay, gustong-gusto kong magmukmok sa loob ng kwarto ko at dun ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nabigla yung security guard namin, Mama Mia, nung kahit kapapasok ko pa lang sa loob ng opisina ay lumabas na ako. Hindi ko na nagawang magpaalam ng maayos. Basta nabigla na lang lahat ng mga taong nandoon na dahil tumutulo na ang mga luha ko habang nag-aayos ng mga gamit at walang pasabi sa kanilang lumabas. Tinawagan ko agad si James.
Oh, love, may problema ba? James, magkita tayo. Magkita tayo dahil hindi ko na kaya. Hindi ko kaya. Bakit, may sakit ka ba? Ayos ka lang ba? Mama Mia, naramdaman ko pa ang pag-aalala niya sa kanyang boses. Pero gustong gusto ko na siyang murahin noon sa telepono, kaya lang pinigilan ko talaga ang sarili ko. Ayokong gawin yon sa cellphone. Ayokong magmura sa cellphone at baka hindi na niya gawin ang pagpapakita sa akin. Gustong gusto ko siyang makita nang sa ganun ay masampal ko man lang siya para Mama Mia kahit konti, maipaghiganti ko man lang ang dangal kong inapakan niya. Kinumpronta ko siya, Mama Mia. Hindi ko talaga maintindihan ang sakit na nararamdaman ko noon. Sinabi ko sa kanya lahat. Kinumpronta ko siya at sinabi kong bakit. Bakit niya ginawa sa akin yon? Anong nagawa kong kasalanan sa kanya para lokohin niya ako ng ganon? At hanggang kailan niya balak akong lokohin? Hanggang kailan niya balak itatago sa akin ang totoo? Halos mag-iisang taon na tayo, James. Halos mag-iisang taon na tayo pero ni minsan ay hindi ako nakahanap ng ebidensya laban sa'yo. Napakagaling mong magtago ng sikreto. Napakagaling mong mambola. Nadala mo kaming lahat, mga kaibigan ko, pamilya ko, maging ako nagpakabaliw, nagpakatanga at nagpakaboba dahil sa'yo. Pero malas mo lang dahil kahit kailan, walang sikretong panghabang buhay na maitatago. Mama Mia, umiyak na rin siya noong mga panahon na yon. Nung lumapit siya sa akin para yakapin ako ay umatras ako, Mama Mia. Umatras ako. Pagkatapos ay umalis na ako. Tinawag niya ako. Sinisigaw niya ang pangalan ko pero hindi ko na siya nilingon pa. Umuwi ako sa bahay namin. Buti na lang at nandun ang mama ko. Pagkakita niya sa akin ay agad na nag-alala ang mama ko dahil oras pa noon ang trabaho. Lu? Ano nangyari? May problema ka ba? Pagtatanong ng mama ko sa akin na hindi ko naman sinagot at agad ko na lang siyang sinalubong ng yakap. Niyakap na lang din ako ng mama ko habang himas-himas niya ang likuran ko, Mama Mia. Napakatanga ko. Minumura-mura ko ulit ang sarili ko. Napakasakit. Ang sakit-sakit ng mga ginawa niya sa akin. Akala ko siya na. Hoy, James. Akala ko ikaw na. Akala ko yung apelyido mo na sa uniforme mo ay magiging apelyido ko na rin soon. May pa-engage-engage ka pang nalalaman? May pa-propose-propose ka pang nalalaman tapos hindi na pala tayo pwedeng ikasal? Dahil meron na palang nagmamay-ari sa'yo? Hindi na pala pwedeng angkinin kita ng buo dahil kasal ka na pala sa iba? Akala ko ba magsasama tayo habang buhay? Akala ko ba habang buhay mo kong mamahalin at aalagaan? Akala ko ba ako lang? Pero kabit mo lang pala ako. Ginawa mo pala akong kabit at pangalawa sa puso mo. Mama Mia, tinatanong ko noon ang sarili ko kung ano bang nagawa kong kasalanan, kung bakit pinaranas sa akin ang ganong klase ng hirap at sakit. Napakasakit talaga. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa akin, Mama Mia. Ang ginawang panluloko sa akin ni James. Yun ang pinakasakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. At alam mo ba, Mama Mia? Alam mo ba kung anong mas masakit? Yun nung malaman ko, Mama Mia, na 2 buwan na pala ang relasyon namin nung magpakasal siya doon sa babae. Ibig sabihin, girlfriend na niya ako nung pinakasalan niya ang babaeng yun. Ang sabi niya, Mama Mia, ang sabi niya noon sa akin ay may seminar lang daw siyang pupuntahan at may schooling daw siya para ma-promote. Kaya halos 3 buwan kaming hindi nagkita. 3 buwan na hanggang online lang ang usapan namin, ang communication namin. Pero yun na pala yun.
Yun na pala yun na umuwi siya ng baryo nila para magpakasal. Napakasakit ng ginawa ni James sa akin. Ginawa niya akong tanga. Grabing pasakit ang ginawa niya at pinaranas niya sa akin. Tapos sinabi pa niya sa akin, Mama Mia, napilitan lang daw siyang pakasalan ng babaeng yun. Napilitan lang daw siyang magpakasal. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala ang napilitan lang siyang magpakasal. Mama Mia, sa ngayon ay wala na po akong balita. Wala na akong balita kay James at wala na rin akong balak mang makipagbalita sa kanya. Wahala na siya sa buhay niya. Magdadalawang taon na po mula nung maghiwalay kami, mula nung matuklasan kong niloloko niya pala ako. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, ay masakit pa rin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang magpatawad. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang muling buksan ang puso ko para sa iba. Meron namang nag-a-attempt na manligaw sa akin. Yung iba talaga ay totoo po na single. Totoo po na wala namang ibang kasama at wala namang ibang karelasyon. Kaya lang hindi ko alam kung makakayanan ko pa bang ibigay ang tiwala ko sa panibago na namang lalaki na pwede na naman akong lokohin. Wala kasi sa isip ko noon na lolokohin ako ni James eh. Wala sa isip ko na mababaliwak ko ng ganito sa kanya. Pero ano pa, nangyari na ang nangyari. Wala na akong magagawa pa. Mama Mia, maraming maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. At maraming maraming salamat sa inyong programa dahil kayo po ang nagiging libangan ko sa opisina, lalo na't kapag bored ako. Kayo din po ang pinapakinggan ko kapag naaalala ko ulit ang mga ginawang pasakit sa akin ni James. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Lu. Napakahirap ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Bakit nga ba may mga lalaking ganito, ano? Nanluloko. Tapos, iba yung level ng panluloko ni James kasi in-engage pa siya eh. Tapos, meron na palang iba, meron na palang asawa. Paano kaya naaatim ng mga taong manloko ng kapwa? Paano kaya nila naaatim na magsinungaling ng harap-harapan ng paulit-ulit? Alam nyo kasi, kung hindi pa kayo naloko, kung hindi pa kayo nasaktan, hindi niyo talaga maiintindihan ang sakit na mararanasan ng taong niloko, ng taong iniputan sa ulo. Olo? Ulo? Alam niyo ba, napakasakit noon. Kasi kukusyonin mo yung worth mo, pangit-pangit ang tingin mo sa sarili mo, parang hindi ka kamahal-mahal, tapos pakiramdam mo ano pa bang silbi mo sa mundo, bakit ka pa ba nabubuhay, parang ganun. So please sa mga nakikinig ngayon, huwag po kayong magloko. Kung nawawala na po kayo ng pagmamahal o kung meron na po kayong ibang minamahal o kung meron po kayong nagawang kasalanan ang hindi nyo sinasadya, please umami naman po kayo. Para nang sa ganon, kahit papaano ay mabawasan kahit konti ang sakit na kanilang nararamdaman. Iba pa rin kasi talaga kapag nalaman mo sa ibang paraan eh, nalaman mo mula sa iba. Kasi lagi mong naiisip, paano kaya kung hindi ko nahuli? Eh hanggang ngayon, tanga pa rin ako. Hanggang ngayon, niloloko pa rin ako. Diba? Kung sakali mang nagkaroon kayo ng pagkakamali tapos may nangyari sa inyo ng isang tao na hindi mo sinasadya, aminin mo na sa karelasyon mo. Oo, masakit pa rin kapag nalaman niya mula sa'yo pero mas bawas yung sakit eh. Mas maiintindihan mo. Parang ganon. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig nitong kwento ni Lu. At kung nagustuhan niyo ang kwento niya, please do like and share this video at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. I-click din ang notification bell para naman updated kayo lagi kapag meron tayong bagong kwento na ilalabas. At syempre kung may sarili rin kayong kwento ng inyong buhay, please do email that to us, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta nitong ating channel. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day.